people on this computer. Okay. So, yun guys. Si Michael Flores, isa sa mga kagrupo natin, ano na rin siya, manager na siya yung position niya. Nakaran siya ng ads 1,000 with 2 virtual admins. At ang gross niya ay nag-range from 20 to 40 or 20 to 30,000 or 25 to 35,000. O range niya, daily, ay 30K. So, tanggalin mo na. Sabi mo na may take home siya ng 15,000 sa loob ng isang araw times 26 days, kunwari. Meron siyang 390,000 na neto para i-upgrade ang negosyo niya at hindi pang bili ng sports car. Coach R, sana mag-accept din kayo ng OJT na admin para experience na min work na yung working na. Lahat kami, sir, wala kaming ano, nag-try talaga kami ng mano-mano pero tinutulungan namin sa training. At ang ginagawa namin, pwede nyo i-message yung page namin para pwede nyo malaman paano yung flow ng pagsagot. Ayan, kagaya niyan si Mike, first time sa team na ang product ay hindi beauty related. So mag-start na tayo, mamaya na yung tanong, isa-save natin. Okay, welcome guys, welcome. So hanap muna tayo ng ibang... Ayan, so welcome sa inyo po. Pero yun, Sir Dennis, pwede natin gawa ng paraan para at least matuto kayo. Kasi kayo mismo ang makaka-discover. Magpo-provide lang kami ng training from FB ads, from admin training, from courier, from different strategy. Like for example, sa akin, di ba dropshipping tayo buong Pilipinas. Pero may sarili akong rider dito sa Manila na ako ang nagpapadeliver na one day delivery lang. Hello, Mamalin. Okay, you're not late. Okay lang po. Pa-start pa rin tayo. Okay. So, welcome sa ating team assembly. Happy ako at nagawa ulit ko ulit ngayon ito. Gusto ko ma-prioritize yung team. Maraming nalagas, maraming huminto, but that's fine. Tayo magtutuloy-tuloy tayo. Okay. So, to all new members, welcome. So, type mo kung ilang months ka na kay Chantal. Lahat na nandito para at least alam natin yung flow ng pag-uusap natin. Type kung ilang... kung ilang months ka na. Ayan. 4 months. Almost 3. Guys, ako nung nagsisimula, hindi namin kasing lakas si Michael Flores. Nung nagsimula kami, ang monthly namin na gross ay 80 or 60,000. So, ibang klase si Michael Flores. Pero kasi, master na sa e-com yan eh. Si Tina, 1 week pa lang, coach. Yes po. 2 weeks pa lang, coach. Ayan, tayo ulit magkakasama. 2 weeks, Gracie Diaz. So, okay. So, mas marami pa rin ang bago. Nakachamba lang, coach. Baliw yan si Michael Flores. Magaling talaga yan. Dito na yan. Dito natatanda sa Chantal yan. Ang goal po namin... kumbaga, pakilala ko muna, we're Team Victorious, though wala naman tayong team-team dahil hindi to networking. Kaya lang, gusto ko same influence ang maipasa ko sa inyo. Wherein, ang Team Victorious hindi madamot, laging nag-aaral pagdating sa negosyo, hindi madamot, at ma-active, very active at aggressive. Kasi ang logo natin, Leon, yan ang King of the Jungle, at yan ang pinaka nire-respeto na hayop sa balat ng Animal Kingdom. Parang nire-represent yan, lalo na sa ikom, ng pagiging matapang, pagiging aggressive, at calm. Pero aggressive pag nagalit. So parang tayo, you are a lion in your own way. Kasi gusto nating umasenso, gusto nating magbago yung buhay natin. Hindi tayo parang pusa. Gusto ko parang ang mindset nyo parang leon, na parang kahit gaano kalaki yung elepante, takot pa rin yung elepante sa leon. Dahil ang tingin ng elepante sa leon ay kakainin siya. At ang tingin naman ni leon ay pagkain yung elepante. So regardless kung gaano kalaki. At ang leon ay hindi pinakamatalinong hayop sa Animal Kingdom dahil mas matalino ang unggoy. So hindi rin siya ang pinakamabilis pero siya ang king. Hindi rin siya ang pinakamalaki, hippopotamus, pero siya pa rin yung nirerespeto at kakaiba. So, pag sinabing Team Victorious, ini-embody mo yung principle na you are different, you are God-made,
kaya kaya mo yun kasi you are God-made. Handcrafted ka. Ikaw yung ginawa na masterpiece. Kaya kaya mong mag-execute ng mga bagay na hindi kapanipaniwala. So, welcome to Team Victorious. At ikaw ang leader in your own way. Pero yun, again, ulit, tayo ay matalino, laging nag-aaral pero mapagbigay sa information. Regardless kung hindi natin kagrupo, regardless kung ibang company pa yan, kahit ibang dropshipping, kasi sowing and reaping ang isa sa pininiwalaan ko na para mabuhay ka victoriously, what you sow is what you reap. If you sow kindness, you will reap 100 folds of kindness. Okay, so that's it. At least ma-appreciate niyo yung grupo natin. Isa po ako, hindi pala. Ako lang po sa ngayon ang pinakamaraming content about Chantal. Why? Kasi ako yung may gustong mas maraming matulungan. Kasi natikman na natin yung mayaman na maraming pera, pero iba pa rin yung maraming kang natulungan. Yun yung true wealth, true richness. Okay, so enough of the intro. Siguro next time natin pag-uusapan yan. And if you are in Manila or Luzon, by December, probably, magpapa-team building ako regarding sa ating team. So, pwedeng yung isasama yung mga admin, paraffol, kasi God has blessed us so much with Chantal. So, ano yung konting mag-share tayo? Kung pwede na. Si Michael Flores, wala akong pambili ng ticket mo, ha? Dami mo ng pera. Okay, so tuloy natin. Welcome po. So, magtatanong lang ako sa mga bago. Ayan. So, pwede ka mag-unmute, Sir Renmark Fulminar. Pakisagot lang bakit ka nag-ecom. Kasi last time, networking tayo eh. Hi, Coach. Yes, my good one. Sa akin ba yung tanong na yun, Coach? Yes po, sa mga bago. Yes, sir. Hi everyone. Ako nga pala si Renmark, aka as other known as McCoy. Yes. Dati po akong offliner. Nagsimula yung foundation ko sa MLM, doon na open yung isipan ko sa MLM sa Forever Living Products, medyo matagal na rin yon. So doon ko nakita na malaking potential ng MLM. Pero recently lang talaga ako nakapag-decide na panahon na para pasukin ang e-commerce business. Grabe ang potential ng e-com ng internet. Sabi nga ni si Jack Ma tayo, si Jack Ma, na if your business is not in your internet, you are not into business. So kaya grabe din yung ano ko ngayon, ang nagsi-self-learn po ako, nag-download ako ng mga training nila Coach Vincy, nag-subscribe din ako kay Coach Chester. At ang kagandahan lang, mayroon akong brother dito na malapit lang na inaanuhan ko si Coach Mike, si Brad Mike, na madali-madali kong nakokontakt agad once may mga tanong ako. So everyday hindi ako pinapalambas ko yung isang araw na at least naman lang mga 1 to 2 hours nagti-training ho ako, nagsisotrain po ako. Yung mga wow. yung mga learnings, yung mga knowledge sa e-com. Kasi na-motivate ako kay Coach Romel Gomez. Grabe, oo. Na-motivate ho ako sa kanya. Sabi ko kung kaya ng dating naghahabal-habal lang. Yes. Sabi ko si Juan at si Pedro ay magkakaiba. Siguro lang ang pagkakaano lang is yung interest na dapat talagang ibigay at yung pangarap natin para sa pamilya natin na whatever it takes. Nauna lang silang matuto at rest assured, so long as bibigyan natin ng oras, interest, katulad ginagawa ko ngayon, lahat talaga ay matututunan natin. Sabi nga ni Coach kanina, kapit lang tayo, lahat tayo dito ay sabay-sabay na mabuboost yung knowledge natin. Nagsisimula ho kasi zero ho talaga ako sa e-com. Kahit nga paggawa ng Facebook page, hindi ko pa alam, inaaral ko pa ngayon. Super basic yan, sir, ha? Basic po, Coach. Basic siya, Coach. Pero ang motivation ko lang talaga is kung nakaya nila, kakayanin ko din. So, importante na andyan talaga yung interest at saka yung humble down na palaging yes to mentor, yes to coach palagi. Kasi may resulta na, may nauna na, may ginagawa na.
kailangan na lang natin sundin at i-push yung sarili natin na gawin ang e-com. Grabe ho ang potential ng e-com. Nakaka-motivate po yung ano. Ang naka-isang nagustuhan ko sa kultura ng ano ng Chantal ay dito. Talagang family yung priority natin, no? Which is yun man talaga ang dapat, no? As in, sa mga nag-i-start pa lang ngayon, katulad ko na zero din, walang alam sa e-com, walang alam sa paggawa ng Facebook ads, Facebook page. Okay lang yon, normal lang yon, kasi hindi naman lahat alam kaagad. Importante na magkaroon tayo ng interest. Ako ang ginagawa ko, nag-download ho ako ng mga Facebook. Nag-download ako ng mga e-com training, Facebook ads as a beginner. Tapos mayroon akong fina-follow ngayon yung Kolsky na ano, digital mentor ko. Oo. Nag-subscribe din ako sa kanya kasi may mga free din siya na training about Facebook. Ang inaano ko kasi yung foundation muna. Bakit ba Facebook ads? Ano bang foundation ng e-commerce? Kasi mahirap kasi mag-jump up ka agad na hindi mo alam yung foundation. Tama. No, mahirap talaga. Parang mag-build yan ng isang bahay na diretso kagad na walang magandang foundation, yung inaano kong foundation talaga. So sa mga bago tiyan katulad ko na zero sa mga about e-com, this is the big opportunity si Chantal kasi dito libre na ang lahat. Sabi nga ng Nikos, naalala ko dati pa ng kumpanya. Palipat-lipat lang. Dito, buo ng pangarap mo, ikaw na lang ang kulang. Naalala ko yun. Kaya yes. Masalamat ako, naging parte ako sa team ni Coach Mike, ni Coach Team Victorious, Coach Vency, Coach Asa, Coach Chester. So, we are in the right team, guys. So, nakasama na namin si Coach Vency sa dati naming kumpanya ay talagang may papatutunguhan tayo dito. At magto 2 years pa lang si Chantal. So, siguro, yun lang muna, Coach. Salamat, sir. Ano, Renmark na muna tawag kasi next time tayo magmakoy. Para new memory tayo. New memory. Ayan. Thank you. Salamat. Thank you, Coach. Thank you, Coach. God bless. Salamat. Para hindi nakakalam ng iba, kaya po kami happy. Kaya rin ganito yung attitude ko. Galing po kami sa nagsarang kumpanya na sobrang promising pero at the back of in our back na marami palang nangyayaring hindi nararapat, nagamit po kami. Marami rin po yung nawala sa amin both financially and yung trust issue ng mga tao sa amin. So yun, thank you po. Please, ngayon, mas natuto na tayo at natin stable na to kasi hindi na to networking, hindi na magpapantay yung pyramid at product driven. Anyway, so si Dial next natin, last na muna to. Dial, pwede kitang i-unmute, bakit ka nag-e-com? Pwedeng sumagot po yung mga bago, at least kayo yung priority. Dial, pwede. Ako yan. Magaling din to. Magaling din to na sales trainer si Dial. So, Dial, bakit sa tingin mo okay ang e-com or bakit ka nag-e-com? Ayun, kasi Coach Vinci, curious po ako about e-commerce and nakikita ko rin yung potential. Tama yung sinabi ni Sir kanina. Especially ngayon na online na po talaga lahat. Kung may mga nagdududa kung effective ba yung FB ads, especially sa Facebook, gumagana po siya. Especially ngayon, kahit browse-browse lang sa newsfeed, nag-click po talaga yung mga tao para malaman pa yung about sa product. Okay. Yun lang, sir? Yun lang, Kuya Vinci. Okay. So, si Dial naman, isa sa dating part na mentoring group ko na nasa sales ngayon. Excited din para gawin tong negosyo. Okay, bago ko magsimula, kasi para lang ipakita ko sa inyo, hindi man ito promising kasi nahinto po kami sa e-com. Kumbaga, pa-boom na kami, pumasok na ako sa top 28 ng Chantal, nag-resign yung dalawang admin namin, tapos nag-pandemic. So, pwede kong sabihin na tumalbog kami, bumagsak, umangat, tapos ngayon pinipilit umangat. Pero, kagandahan kay Chantal, kahit hindi ka pumasok sa top earner, maganda po ang possible na income. So, ipapakita po ako sa inyo na dashboard. Ayan. Kita nyo na po.
Ayan. So, type na lang po sa comment if kita. Type yes. Kita nyo po ba? Okay. So, ito ang posibleng... Sana all manager. Oo. Konti na lang. Konti na lang. Director na ako. Amen. Praise God. Okay. So, sa mga bago. Ayan. Pinapakita ko po ito para magsilbing inspirasyon din. Mababa po ang personal sales namin ngayon dahil yung panglimang manager po namin, yung pang-apat na manager po ang ginagamit namin para pang-benta. Yun yung mga strategy na ituturo namin sa inyo. Okay? Rank namin manager is Nexus Director. I-share ko na rin yung mga plano, mga strategy. Ngayon po ay dahil sa kikitain namin na extra 50K, nag-invest pa po ako sa offline business. Kasi ang tinuturo dati sa networking, bili kang kotse, bili kang pamorma. Tayo po, pag kumikita tayo, mag-diversify kayo. Pag alam mong consistent na nakumikita ng 6 months, halimbawa, kumikita na ng 300K or 100K ang ano mo, ang ads, ang hub mo. I-stick mo yan ng 3 buwan. Palaki mo ng palakihin. Then, tsaka ka mag- diversify or maghanap ng ibang extra income. Pero ang goal natin is kumita talaga at magamit yung pera sa negosyo. So, papakita ko po sa inyo, paano nga ba to? Para at least ma-visualize nyo na. Isa sa gusto kong i-share as a team is magkaroon kayo ng confidence na kaya nyong i-predict ang future. Kaya nyong i-predict ang future. Kaya nyong i-predict ang future. Paano po yun? It's to visualize it. Kasi kaya tayo may imagination eh. Ginawa tayo na pwedeng somehow makita. Parang ganito, madaling i-predict ang future ng isang babaero. Alam ko, pag hindi nagbago yan, masisira pamilya niya. Di ba ganun yun? So, madaling i-predict ang future ng isang mahilig sa mga matatabang pagkain, walang exercise. Hindi aabot ng 50 years old yan or na 60 years old yan pag walang binago. Same din, pag naging ang mindset mo is puro tungkol sa negosyo, tungkol sa paano nga ba kumita ng malaki, paano nga, pag doon umikot, yung nasa thoughts mo, yun yung magiging reality mo. Kasi, ganito yan eh, ang opposite ng fear is imagination or vision. Kasi, parehong hindi pa nangyayari yung isang bagay eh. Nagigets nyo? Pareho pang hindi nangyayari yung fear. Hindi naman nangyayari na malulugi ka eh. Hindi rin naman nangyayari nakikita ka ng kalating milyo isang buwan. Pero, ano yung pipiliin mo na mag-i-stick sa mind mo? So, ayan. Pero, tingnan nyo po yan. Baka meron kayong katanungan, no? Kasi may ipapakita rin po ako, eh. Aha. Gumawa din po ako ng dream board. Ayan. So, kung kayo, ang tinitingnan nyo po ay yung account ko ngayon, ang tinitingnan ko po, hindi pala ito. Nakalimutan ko na kung nasaan yun. Sige, tingnan nyo lang po ah. May hahanapin lang ako. Kasi ang tinitingnan ko almost every week or once a week kailangan madaanan ko is yung dashboard nung top earner natin. Hindi ko lang makita kung nasaan. So, ito nga ba yun? Hindi, akin pa rin ito eh. So, nakikita nyo pa rin ba? So, ito po. Ito muna ipakita ko siguro. Pinapakita ko po yung dashboard. So, may wallet balance po na 92,000. Na dating... ilang buwan ba namin kitain sa networking yan? Bago nyo po kitain ng 92,000 na sa network marketing, matagal. Pero hindi yan siguradong mauulit. Pero tayo po, pag yan na nagiging monthly na income mo, paulit-ulit lang po mangyari. At yan po ay kinita namin dahil sa pagbebenta-benta lang po. So may wallet balance pa na 92,000. So again ha, 10 ang account namin. Ito yung top head. So most likely may idea na kayo magkano pa yung remaining balance doon sa isa. So hindi ko na rin papakita. So retail profit 275, total income ng account na ito
na 647. Ibig sabihin may dumaan na sa amin na 647. Pero it's a lie. It's a prank. It's a prank. It's a prank po dahil hindi pa ito yung totoong kinita dahil wala po yung LBC dyan, JNT, tsaka sariling rider. So, posible po, hindi pala, mas mataas pa po dyan. So, pwede nyong tingnan. Ayan. So, ito rin po ang aking group sales. 4.8. So, may hit ko na rin ang manager's position. So, ayun, director. Na ginawa po namin yan in less than a year. Kasi po, November lang po kami nag-run ng hub. Yung totoong negosyo, pinapart-time lang namin dati. Tapos nagulat kami na ang laki pala. Ayan. Okay. So ang total ng iba, ito. 1.3 million. So gross yan. So, ituturo lang namin isang beses lang in one year. So, yun po. Enough with sa dashboard. Kung bakit ko lang po ito pinakita. Baguhan po kami sa e-com. Si Michael Flores ang nagtuturo sa amin dati sa e-com. Yun yung pruweba. Kaya alam namin na mas magta-tribe si Michael Flores dito sa amin sa Chantal. Which fine. Kasi para hindi na tayo maghanap ng iba. Tsaka, tandaan nyo po, pag kumita kayo dito, huwag muna kayong bumili ng kung ano-ano. Bilin nyo, magparami kayo na admin. Palakihin nyo yung income nyo. Hindi maniniwala muna sa inyo yung mga kamag-anak nyo kasi hindi pa nakikita. Pero that's fine kasi may sarili kayong plano. Pero, ito yon. At ang dami ko pa pong account. So, hindi ko napapakita yon. Yun yung mga pag-uusapan natin, paano siya ginagawa. So, may tanong din si Michael, tsaka si Miss Ann, paano nga ba ginagawa. Okay, balik tayo sa ating presentation. So next natin is why choose e-commerce. Gusto lang muna paintindi sa inyo. Paulit-ulit kasi kahit ako araw-araw kong iniintindi bakit ako dapat mag-e-com. It's a low risk and low capital business. Why? Nagsimula kami dito, ang bank account na lang namin ay maintaining balance ng passbook. Sinimulan namin 'yon nang ganun lang yung income namin. Ngayon, we have different bank accounts na lagpas maintenance na po. And nagsisave lang po kami kasi gusto namin magsave sa bahay. Yun na po yung iniisip namin at mga future businesses pa. Kasi hindi naman tayo networking. Flex mo, bili kang kotse, bili kang bahay. So ang amin lang po is ipon. Low risk, low capital. Why low risk? Kung nahihirapan ka ng 1,000 per day ang ads budget mo, simulan mo ng 300. Simulan mo ng 100. Low capital business kasi sinimulan namin to sa bahay lang ng biyanan ko. Ngayon, nakarent na kami ng apartment na 2-story. Next time, hahanap na kami ng mas maluwag ulit. So, expandable and collapsible, easy to start and scalable. Yun yung sinasabi ko. It's a $4 trillion industry. Ito yun ha. Kung ako ka po kasi, buong buhay ko negosyante ako. Wala ako ibang ginawa kundi pagninegosyo. At pinipili ko yung industry na malaki yung kitaan. For example, pag-artista. Alam natin kinikita ng mga artista ay milyones din. So, kung pumasok ka lang sa pagiging artista at extra ka lang, sigurado mahina ang 100,000 na income mo sa pag-artista kung pumasok ka sa industry ng showbiz. Kung sumali ka sa industry ng basketball, mapasama ka dun. Ang kanina, napakinggan ko, pinakamaliit na kinikita ng isang rookie na hindi naglalaro ay $830,000. Hindi naglalaro yun, ha? Pero rookie. How much more ito? Trillion. Hindi naman po $1 trillion industry ang basketball. Eh. $1 trillion industry po ang e-com. What if mapart ka nun? Saka yung trillion po ay dolyares, hindi Philippine peso. Kaya sobrang laki. Makuha mo lang yung pie na yun. Kaya nga po, pag sinabing naging milyonaryo na yan sa e-com, ibig sabihin extra lang yun. Extra income niya lang yun. Kasi po, milyones. Ang pinag-aalalahan ko lang ay pag ito ang natutunan ng mga taipans tsaka tycoons. Kasi pag ito nakita talaga nito at tinrabaho, big companies na naman yung kalaban natin. Pero bago nila pasukin yun, nauna na tayo. Next is,
80 million Filipinos in social media, dadami lang. At kagandahan po ngayon, mas nagtitiwala na sila. Unlike sa previous years na wala pang COD, wala pang COP, puro payment first, tapos wala pang maraming choices of courier. But this time, naka-prepare na ang mundo sa e-com. At kung sino yung sanay, willing to risk, at alam yung pasikot-sikot, siya yung unang mag-harvest. At mamaya daan na natin bakit maganda si Chantal. You can do it anytime, anywhere. Kagaya po namin, sa umpisa kaya yan. Pero pag lumalaki na yung ads mo, ang hirap, mahirap palipatin. Pero dahil nga po dropshipping tayo at marami tayong branches, ay posible yan. Okay, next natin. Reasons. Top 1 natin, nasa e-com. Top 2 natin, nasa e-com. Nasa electronic. So kung ang pinakamayaman ay nasa e-commerce, gayahin lang natin yun. 38 billion lang kinita ni Alibaba. Manny Pacquiao, Jack Ma, nag-partner para sa e-commerce. So, kung ginagawa na siya ng mayayaman, bakit hindi pa natin siya gawin? So, ito yung dati namin ginagawa. May sarili po kasi kaming product. Sariling brand namin. Ang hirap, araw-araw ka nag-LBC. Kahit malaki yan, masakit din yan kasi yung return nitong mga in-order ko na package. Ay, nakikita niyo yung presentation ko, tama? Tama ba? Nakikita niyo yung presentation ko. Baka kasi nagkasalita lang ako eh. New share. Tama. Okay, okay. Presentation ko, kita niyo. Yan. So, yung product lang namin alone, kumikita kami ng 40K. Dati, nung kalakasan ng bago mag-pandemic. Kasi ito, 1K lang. 1K, 1K na lang isang product. So, halos 20K, 30K. Pero ang hirap. Kasi hindi to kay Chantal. Amin to. Sarili namin tong product. Sarili kong brand. Kasi nakita ko yung kagandahan ng e-commerce. But, ang hirap niyan. Sinasabay na namin yan si Chantal eh. Pero ang maganda kay Chantal or dropshipping, kasi tandaan niyo po, iba si e-commerce, iba si dropshipping. Ibig sabihin, okay, get pala. Si e-commerce, malaki yan. E-commerce, lahat ng nangyayaring bentahan, mapa skill set, mapa service, mapa product, nangyayari yan sa e-com, ang tawag doon e-com, sa online. Pero ang dropshipping, part siya ng e-commerce. Ang system ni dropshipping ay ito. Si client o order sa store. Tapos, si supplier ang magbebenta or magde-deliver sa client. Wala kang stock, wala kang inventory. Yun yung dropshipping na hindi kay Chantal. Pero, kay Chantal, ganito naman yung setup kung bakit maganda si Chantal. O-order si client, magra-run ka ng page, mapa Shopify, mapa website mong sarili. Pero kasi tayo, ang practice natin, messaging campaign lang. Facebook lang, kikita na tayo ng malaki. Kasi mas maganda na sa Facebook tayo magbenta kaysa sa Shopify para na-upsell natin, na-cross-sell natin, na-follow-up natin at sa atin bumabalik kapag meron na tayong kliyente at meron na tayong database nung nagme-message sa atin na client sa Facebook page. So, bakit maganda si Chantal as a local dropshipper? Unang-una, effective yung product, FDA certified, high quality yung, high standard yung supplier natin. Sila ang OEM ng mga ibang gamot sa ibang bansa. At alam niyo naman po, sa PPE pa lang, Taiwan ang isa sa mga accredited na nagsa-certify kung pasado ba ang PPE o hindi. Pinakamalapit sa Pilipinas yun, sinabi ng president yun. Sinabi ng DOH. Si Chantal, ang kagandahan, pag may RTS ka, sino ba nakakalam ng RTS, RTO dito? Kasi pag nag-return to origin ka, LBC, may damage yun sa atin. Pero pag kay Chantal, hindi kinuha ni client for some reasons, Chantal mag-shoulder nun. Kay Chantal, hindi na natin babayaran yun. Kaya maganda. So, yan yung dropshipping. Chantal magpapadeliver, dadarating kay client. Si client, i-deliver sa, ibabalik yung pera sa office. Then, lalabas sa dashboard mo.
And sa mga bago, sama ko na rin if you're watching. Kasi malamang hindi kita kagrupo pero panoorin mo to dahil hindi tayo madamot sa learning. May napasali kang VIP, dumating na sa kanya yung package niya pero hindi pa rin encoded. Wait nyo po kasi baka hindi pa nare-remit ni Ryder yung pera doon sa supplier or sa Chantal office. Then, mga gabi yun, magte-text. Minsan naman mabilis kasi nagdadalawang balik sa Ryder. Okay, so ganun ang dropshipping. At ang kagandahan po sa e-com at dropship, kasi next time, advance na to eh. Advance na nausapan to. Kasi maybe some of you, hindi pa alam ang e-commerce, pero sa mga alam ng e-commerce, malalaman nila kung gano'ng ang challenge din ng e-commerce. So, unang-una is capital intensive ang e-commerce. For example, kami, around 500,000 na po yung nagagastos namin dun sa personal brand namin for the operation, for the stocks, packaging, logistics, branding, etc. Pero kay Chantal, hindi na ikaw ang magpa-process ng FDA, hindi na ikaw, yun, high business, low capital, and lean operation po. Kasi, tingnan niya si Mike, ha? Paano mangyayari yung 30K or 40K ang in-income mo na dalawang admin virtual pa? Hindi mo kasama, nasa malayong lugar, pero may ganong kakalaking income. Yun po yung dropshipping. Storage required. Kasi po ngayon, yung kwarto namin, isang room po ang inoccupy ng mga stocks namin. Magre-restock pa kami ngayon kasi may issue ng pandemic, baka madali na naman. Kay Chantal po, isang cabinet lang. Yung mga stock mo lang. Kasi may mga hindi abot din ni Chantal kasi hindi pa naman buong Pilipinas ang branches. Pero, konti na lang. Konti na lang yung ipapadala mo. RTO, may bayad po ang RTO pag nag-traditional ka. Kung magkano yung pa-shipping mo, damage yun. Kay Chantal, hindi na po natin iniisip yun. Pero, maganda, pilitin pa rin natin makuha ni client yun. Rebates, wala kang rebates kay, ano, kay e-commerce mo, sarili mo. Okay, hingi ka sa supplier mo ng rebates, walang ganun. Kay Chantal, meron at marami. Viral supplier expiration. Yung mga product, sa atin po, pag nakita nyo, tingnan nyo yung product nyo ha, pag nakita na malapit na ma-expire, sabihin mo kay Chantal, papalitan po niya. At complete product line. Tandaan nyo po, kaya po kami na pa-Chantal kahit may sarili kaming brand. Kasi kami, kailangan namin pa-viralin yung product. Tandaan nyo po, pag maraming nagra-run ng ads, mas madali pong kumita. Bakit? Visible na yung product mo eh. Eh, sa atin, as gagaya na, sa Chantal, ang dami natin nagra-run ng product. So, halimbawa, pinangalanan mo yung page mo ng product. Sa'yo nag-message. Parang kung kailan lang, may Dr. Baita kasi pangalan yung page namin. Ang product na nakaran namin ay Gluta. Pero, coffee yung binili sa amin. Kasi, Baita, nakikilala yung brand. Pero, kung sarili mo yung product, for example, naalala ko yung sumikat yung bracelet, alam ni Michael Flores yan, yung red tag ba yun, yung lucky bracelet, na ang benta ay 1,000, pero ang puhunan lang ay 15 pesos. Yung mga unang nagbenta nun, naging milyonaryo sa loob lang ng isang linggo. Literally milyonaryo. Pero yung nag-restock nun after ilang months, hindi na nila mabenta kahit 15 pesos. Ganun po. Ganon yung hirap pag may sarili kang e-commerce. Pero kay Chantal, pag hindi mo mabenta, hindi mo naman stock, no problem. Incentives, not applicable. Kay Chantal, namimigay ng account, nabibigay ng FB ads, yung isang speaker, namimigay ng libro, nagbibigay ng travel incentive. Yun din po, kagaya po na sinasabi ko, ituturo ko yung benefits ng may multiple heads ka pagdating sa mga incentive. Okay, so, balik naman tayo dito sa new share ko. Ito po, nakikita nyo. Ito pong personal rebates, guys. Rebates ko sa sarili kong benta. Ibig sabihin, kumita ako ng 19,000 sa sarili kong benta na hindi ko naman, hindi ko alam kung bakit. Actually, hindi ko nga po alam, compute yung iba dyan eh. Kasi may personal rebates ka sa sarili mong sales. So, saan ka, kahit sino yata ang kaibigan mo, wala magbibigay sa'yo ng 19K eh. Yes po, pwede po. Family name, multiple. Direct referral bonus, ito po yung kinita namin sa mga napasali namin. Hindi na to benta ng products. Indirect referral, ito na yung mga napasali nyo. So,
Kaya po kami may 8K dahil sa inyo po. Kaya ibabalik din namin yan sa celebration. Tire bonus! Hindi ko alam to. Sorry, Sir Lovella. Nakalimutan ko paano i-compute si tire bonus. Pero alam ko, 46,000 is 46,000, guys. Cashback VIP bonus. Wow. 43K. Rank bonus, 160K. Manager to manager bonus, kagaya niyan. Yung manager to manager bonus, ayan, sila Eman, sila Sir Mike. Ayan, mga account namin. Director bonus, wala pa eh. So, leaders pool, may 2,000 kami. Supervisors pool, 15,000. Again, hindi na po ito benta dahil nag-build, dahil merong masipag na... Isipin niyo po guys, ako po, kung meron akong hiling sa inyo, hindi man ako pinakamagaling na trainer, yung sipag na magpasali, sipag na magturo, sipag na mag-aral, ito po, ito yung tinatanong asawa ko, gagawa ka na naman ng video, aalis tayo, may family event, ganito, gagawa ka na naman video, training. Ito po ang kapalit niyan. Ang kapalit po niyan, 26,000, 15,000, 2,000, 43,000, 160,000, 5,000. Kasi hindi po mangyayari yan kung hindi po ako nagpapasali at hindi ako nagtuturo. Ang kikitain ko lang po ay itong 19, itong 275. Yun lang po ang kikitain ko kung magbebenta-benta lang ako. Nai-gets niyo po? Kaya i-visualize mo na yung sarili mo na nagtuturo, nag-aaral, gumagawa ng PowerPoint. Tandaan niyo po, nung sumali ako, walang training team. Mupunta pa kami ng kabanatuan para matuto ng ads. Ads lang po yung tinuturo doon. So ito po, may mga incentive na sinasabi ko na kaya i-provide ni Chantal. Ang laki po nito. First time ko po naka-receive kasi sa MLM, alam mo lang, pairing lang pumapasok sa'yo eh. Tsaka yung mga indirect referral. Pero po nung unang months namin, mga 3 months namin kay Chantal, may pumasok po sa amin na 24,000. Kasi po meron kami isang kagrupo galing sa ibang company. Ang laki ng binenta. Hindi pa po akong direct nun. Ang laki po na pumasok na income. Gulat kami. Again, nagsimula kami kay Chantal na wala talagang pera. Literal na walang may pera. Pero hindi mo alam paano aasahan mo eh. Wala pong bangga-bangga dito. Ah, meron dito, turo-turo. Kaya po ako, gusto ko kayong matuto. Gustong-gustong-gusto ko kayong matuto. Kung may literal sense na kailangan mong turuan yung tao na to para umangat ka, ito na yon. Kasi tingnan nyo po ah, masarap magbenta-benta. Pero mas masarap din yung rebates-rebates din. Tsaka po kailangan nyo ma-promote. Ito din sinasabi ko. May 5 tao po tayo na pa-manager. So, pag kinlik ko yan, ano nga ba ulit lalabas? Tsaka gusto ko rin pong iparamdam sa inyo paano ako tinitrain ni chairman. Direkta po na nagtuturo siya. So, ayan po, kita nyo. Ayan po yung mga manager. Ito po ay napasali lang ng top head ko. So, may 10 pa lang na napapasali ang aking account na ito. Ayan, so, manager. Manager. 1, 2, 3, 4, 5. So, meron din po akong business name na ginamit. So, lahat po yan, nagpapasok ng benta. Pero, yun din po yung reason kaya hindi kami masyado pumapasok sa top dahil in-spread naman yung income. Kasi, tandaan nyo po, wag po kayong don't strive for the position. Ayan. So, check ko rin yung phone kasi may binili na naman po yung asawa ko. Okay. So yun lang po. Totoo lang po, malayo pa kami sa goal namin dahil nag-iipon lang kami. Pero at least never namin, kumbaga sa tagal ko nagninegosyo, hindi ko to kinita ko na to yung amount. Pero never ko pang kinita ito ng ganito kabilis. Ganito kabilis, sobrang bilis po, 1 year. Ako bago ko nakabili ng kotse, inabot ako ng 1 year. Hulugan pa yon. So, balik po tayo sa aking PowerPoint. Excited pa ba kayo, guys? Ayan. So, yun po. So, paano gagawin? Paano ba yun sa mga bago? Ito na yun.
ito na yung kailangan. Ito ako lang po gumawa ng training na ito. Kung meron kayong naiisip, pwede nyo ako i-PM. Huwag magtatampo pag hindi ko masagot. So kung hindi ko siya masagot ng isang araw, i-thumbs up mo lang para umangat. Isipin nyo kung gaano kadami ang tao sa GC ko. Kasi bukod po kay Chantal, may iba akong negosyo, may consultancy pa ako. Pero yun po, huwag kayong may mag-message. So phase 1, ito yung bago ka pa lang. Kailangan mo maaral yung EBP, aralin mo yung Zoom, marunong ka mag-table talk, alam mo yung mga discount. So phase 2 naman, ito yung mga VIP. So andito tayo lahat. Attend ka ng training, get connected, kagaya nito, connected kayo sa akin. Pag nagpatawag ako ng training, kung halimbawa, may principal kasi ako sa team na ina-apply ko ngayon. Tawag namin doon, drop everything. Halimbawa, may gaming kayo ng barkada or may laban kayo ng Among Us. Sumama ka ng training, huwag kang mag-Among Us. Drop everything kasi sobrang importante ng training. Lalo na sa e-com. Kasi kagaya ngayon, sabi ko nga sa inyo, hindi ako lahat may gantong privilege ng time. Kumbaga, idinadaan ko na lang sa pre-recorded videos kung may tanong kayo. Kasi gusto ko kayong tulungan, kaya lang hindi ko kayang hatiin yung sarili ko. Kaya nga mahalaga po ang get connected. Let's choose a product. So as I continue, ano sa mga bago or sa lahat na nandito, ano yung mga product na gusto nyong i-run? 15 tayo dito. Para at least, alam ko na kung ano yung re-research kong product. Para at least, maibigay ko sa inyo kung meron man ako. Type, tapos iinom ako ng tubig. Ano yung gusto mo na i-run na produkto? Medyo ba't luta? Yes. May mga sinend po ako na slimming and lutein. Again, pili lang kayo ng isa muna ha na irarun. Kasi pangit mag-run ng maraming product. Kasi pag nagtanong ng how much, hindi mo alam kung ano yung product na sasagutin nyo. Pili lang kayo ng isang produkto. Ayun. Sige pa. Sagot po. Sagot. Collagen. Ay, yan. Kasi yan sa kinaabangan namin, collagen. Yan. Oh, kami rin po, Rejuve. Grabe rin. Keto. Yes. Medyo maganda rin yung keto eh. Balak namin mag-keto. Butin. Tingnan nyo guys, oh. Michael Torres. Butin lang. 30-80. Pag nakita, pag na, ako po nakakwentuhan ko yung mga top earner. Para po mag-top dito, kailangan nyo ads budget. Ay 5K per month, ay 5K per day. Tapos meron kayong 6 hanggang 8 malulupit na admin. Kasi sayang yung ads budget nyo kung hindi ko marunong magsagot. So hindi siya, walang pakialam si Facebook kung marami kang perang pang ads. Tanong marunong ka bang sumagot? May admin ka ba na marunong magsagot? Kahit daw i-run yung... Actually, hindi po eh. Naniniwala ako na hiyangan. Kasi ang daming top earner na ako na interview. Around 20 people na yun. Interview ko ng 3 hours. Talagang hiyang lang sila sa particular na product. Kaya hahanap kayo. Parang si Rolando. Ayan. Ang dami niyong tinatry na product. Alam ko, pag hindi siya uminto, makikita niya yung product na pwede sa kanya. Ayan, si Mike. Sabi niya, hindi siya uminto sa beauty. Kami naman, hirap kami sa health. Pero again, walang masamang sumubo. Kasi makubuhan mo yan eh. Okay. Tuloy ko na. Please alam ko. Be a supervisor. Sa mga nandito na hindi pa supervisor, please. Ako po, 1 week. 1 week. Lahat po na account na binili namin, 1 week, pinag-supervisor namin agad. Bumili kami ng mga extra account. Kinausap namin yung mga friends namin, nakasabay namin na mag-i-ecom. Kasi maganda yung strategy dito ni Ma'am Carol. Yan. Super beshi friend ko yan from Baguio. Alam niya ang concept ng promotion eh. Sumali ka agad. Goal mo yung immediate position. Kasi po, tataas ang rebates mo agad pag naging supervisor ka. Ang daming benefit. So, i-goal mo supervisor. Paano nga ba maging supervisor? 3 months, 100,000 100,000 group sales. So malaki naman 'yon. At 5 na mapasali. Ayun. Okay, so ikaw na.
So, yun, may in-order po na gaming chair yung asawa ko. Okay, next natin is phase 3. Ito na yun. Mag-ipon ka na 15 days na ads capital. Okay, ads capital. Bibili yung mga... Ngayon lang po ang libangan namin yan. Mag-shopee ng mag-shopee. Okay. So, ayun, tuloy ko po. Ads budget, 15 days ads budget capital. Magkano yun? Simulan mo ng 300 per day. So, I would suggest, best if mag-ipon ka ng 5,000, pero hahati-hatiin mo yan. Sana all may pang-shopping. Hehe. Ganito yan, ang technique dyan, gumawa ka ng isang head, lahat ng kita doon, pang-shopping mo lang. Para hindi masakit. Rehead ka, yung rebates nun, gamitin mo mga shopping para may pang extra income ka. Pero hindi po kami mag-gastos, huwag niyo pong gayahin na. Dumidiscarte lang kami ng other source para sa mga bagay na wants namin. Pero prioritize namin ay needs namin. Tsaka, bago kami mag-wants, dapat na-hit, na-serve namin yung goal namin na savings for this month. Okay? So, FB ads budget, master ang product. Pili lang po kayo ng product na ma-master it. Pili kayo ngayon. Yung gusto nyo, aralin nyo kagaya ngayon. Yung collagen, inaaral na namin. Nababasa na ako ng vlog. Ano rin, sipag pa rin. Walang ibang way para dito sa ikong kundi sipag at aral. Ano dito, pabor dito pag nag-aaral ka. So say bye to them. Ito po. Bantay namin sa hub. Kaya lang isang tao lang yung tinatahulan. Yung admin pa namin. Okay. Master of product. Again, master. Ibig sabihin, ikaw pinakamagaling doon. Tandaan mo, ikaw muna dapat ang gumaling. Wag yung utusan mo. Admin mo. Hindi, admin ko pag-araling ko. Huwag ka na lang po mag-ecom. Iba na lang. Desktop or laptop, best if you have desktop or laptop. Kasi mahirap mag-grant sa cellphone. Yung isang top earner po na na-interview ko, umuupa sa PisoNet, doon nagsasagot. Ay, computer shop, doon nagsasagot. Ang daily operations niya, 800 pesos. Pero ngayon, may sarili ng hub. Yes, yes. Napanood mo yun, no? Si Sir McCoy. Grabe yun, guys. Ang daming kwento dito ng utang sinanla yung kotse, sinanla yung alahas para FB ads. Buti kami, hindi namin inabot yung ganun. Kasi wala na kami isasanla. Pero, again, this is a business kasi. Run ng ads. Kailangan matuto na kayo mag-run ng ads. Ah, galing ha. Sipag ho. Ano talaga siya? Malalaman niyo po yung story talaga dito na hindi katulad nung... Sorry, hindi naman dinadown natin ng MLM. Pero yung... Kailangan marami ka munang tao bago kumita ka ng malaki. Nakapagod na po ngayon sa panahon ngayon, lalo na may pandemic. Buti kung makapagparami ka ng tao. Pero again, sa kanila po yun, gumagana yun. Dito sa atin, ang paniniwala natin, hindi natin kailangan lumabas ng bahay para maganda, makapag-provide ng magandang business. Next is monitor yung ads. Kailangan nyo rin po nag-monitor. Ako po, everyday, nag-check ko yung ads. Pag nakita ko naka-down yung ano, naka-down yung business manager namin, ano nga gagawin? Kaya nga po, nag-aaral din kami ng paano mag-edit ng video ngayon kasi yun ang gagamitin sa creative kami. Hindi naman po ituro sa inyo. Next is, be a master admin. Ito na po, na lahat tayo dapat. Fax machine, dapat fax machine ka. Alam mo yung frequently asked questions sa product. Pwede ba ito sa umiinom na alak? Pwede ba ito sa high blood? Pwede ba ito sa buntis? So, yung mga ganun, frequently asked question, kaya mo nang sagutin. Kasi master admin ka. Self-effectively, ibig sabihin, bumili ng lutein. Ano kaya ang product na pwede kong i-partner sa lutein? Siguro, pag nakita mo medyo matabasa sa profile picture, ma'am, bumili na po kayo ng product. Itong Garcinia po natin, 875. Ano ka ba presyo?
75 magkano ba? Check ko lang sa ano. Ayoko magbigay ng maling impormasyon. Aha, naka-prepare naman ako sa mga price list. Kasi po ganito po tayo magbenta ha. Halimbawa ang retube ay 300. Ang benta po natin online 485, free shipping na. For example, ito Lutinto ay 875. Free shipping na po yun. Laging ganun. Pabili po yung Chondroit team. So, alam mo paano magpaikot or magpa-drive ng conversation. Ito na nga ba yun. Okay. Twin pack niya. So, ito pa, magbibigyan na rin ako ng master admin flow. Halimbawa, may nag-run sa inyo ng let's say Lutin. Ang benta mo ay gumawa ka ng sarili mong bundle. Kasi ang mag-share tayo. I-zoom lang natin. Okay. So halimbawa, ang lutin natin ay 875 ang isa. Tama po ba? I-promote mo sa unang bato mo pag nagtanong na how much, ma'am. Buy 3 plus 1. Okay, buy 3 plus 1. Paano yung magiging ano nun, sistema nun? Tatlong 875. Ito po pwede nyo apply, pwede nyo gahin, pwede hindi. So 875, ano tawag doon? 875 times 3. 25625. Hindi pala plus 3. By 4. Ulit. Dali ito. 875 ang isa. Pag tinimes mo yun sa 4, 875 times 4, that's 35. Tama po ba? Pero, we have a promo today. If you buy 4, instead of getting 35, computein mo siya ng tatlong bote. Tatlong bote ng VIP niyan, SRP ay 690. 690 times 4, 2760. Okay? 2760. Nasusundan niyo po ba? Wait lang. Nasusundan niyo po ba? Ang concept, lutin. Magtanong how much. Huwag mo munang ibenta ng isang bote. Okay? Sabihin mo, may promo po kami today, just for today. If you buy 4, instead of paying 3,500, pwede nyo pong makuha ng 2,760. O 3,500 minus 2,760. Makakasave po kayo ng 740. Free shipping pa po. Gets? Ibig sabihin, makakatipid ako ng 740. Tapos, free shipping pa. So, again, may pera naman po yan. Hindi man sa lahat ng oras bumibili. Pero, pag yun ang offer mo, ang mangyayari kasi, yung susunod na i-offer mo na pagpalo ka ng Twin Pack. How much ang Twin Pack? 1,427. 1,427. Mura na po yun. One bottle, bumili sa'yo. Ay, hindi. Magkano pag isang bote? 875 po. Okay. Ma'am, baka gusto nyo sabayan ng ano ba mura natin dito? Rejuve. Para po pampakinis ng mukha. Not the best, but doing good somehow, is that kung ang ads budget, ang isang admin mo ay dapat nagpapasok ng 100 case na sales sa loob ng isang buwan. Sa 1,000 ads budget. For example, so dalawang admin namin. Bali tatlo. Ang pumapasok po sa aming sales ay basta malaki. Nandito yung kapatid ng asawa ko, maririnig niya. Basta po, maganda naman. Pero again, coach, malakas yung sa... Ay, sorry. Oo nga pala. Nag-background nga pala ako kanina habang nagbe-break. Thank you for letting me know. So basta tandaan niyo po, halimbawa, dalawa admin mo. Dapat hindi bababa sa 200,000 ang sales mo.
kung 1,000 ng ads budget mo. Again, ulitin ko ha. Sa Hub, the best, if kaya, if magaling na ang admin mo, budgetan mo siya ng 1,000 isang araw. 1,000 isang araw, isang master admin or isang magaling na admin. So kung dalawa yan, 2K. Kung tatlo yan, 3K. Pero dapat magaling magsagot kasi ang 1K po, winning na yan eh. Malaki na yan, malaki na yan, malaking ads budget na yan. Kasi kaya nga po, 2K, tatlong admin eh. Kung magaling ka mag-setup ng ads at malakas kang masipag ka mag-check, mag-analyze, mag-recalibrate ng ads mo. Okay, check ko lang bakit ang daming nagri-ring sa akin. Okay. So, I think somehow natututo naman kayo, no? Okay. So, tuloy ko na to. So, pag nag-hub ka na ngayon, para malaman mo, malaman mo, mag-isa ka pa lang, dapat hindi bababa sa 100,000 ang personal sales mo. Kasi, okay na yun eh. Kasi nga, kukumpitin mo naman ng lahat yun. Hindi lang naman sa dashboard mo titingnan. Titingnan mo ang monitoring ng expenses mo. Okay. So, ito pala, hindi kaya pala hindi nyo makita. So, ayan, ito yung sinasabi ko, phase 5. At phase 6, na wala pa rin kami dito when it comes to Chantal, though na-earn na namin yung first million, yung scaling up ba, siguro ang phase 6 siguro, mga level nila Chester yan, nila Wildon. Kasi po kami, pero kung tinatanong ko sila, phase 6 ka na ba, hindi pa rin daw, nasa ano na sila, scale up. Kasi tandaan nyo po, sa Hub, inate ko siya sa tatlo. Startup, scale up. Nasa scale up na sila kasi may sarili na silang opisina. So yun din po yung magiging goal namin. I-share ko lang ang vision namin dito. Umupo po kami ng dalawang two-story para maging e-com hub na merong 10 admin. 5 sa baba, 5 sa taas. Tapos, aalis kami dito. Doon kami sa bahay na pinagawa namin. So that's vision. So ganun mag-set up ng mindset. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, be a visionary. Kung hindi mo nakikita yung future mo dito kay Chantal, kahit anong sipag mo, hindi mo makukuha yung result mo. Kasi wala kang goal. Okay. So phase 6, ito na yon. Ito na yon. Ito na yung pambayad. Ayan. So, unahin natin yung training. Kaya tayo may pambayad dahil sa training. Pinababa na ako ng asawa ko. Coach, ano po yung OPEX? Operation expense po. Operation expense. Bayad nyo sa kuryente. Ang kagandahan po namin ngayon dahil magkasama ang bahay at office namin dahil nag-apartment kami. Sagot na ni Chantal Hub ang aircon namin kahit maghapon po kami mag-aircon at may pinaplano rin kami na magpalit na ng inverter na aircon. Sila Ate Carol ay nasa Baguio at hindi na kailangan na aircon. So yun, pwede nyo po akong tanungin with regards to these phases. Kasi po, ginawa ko talaga to para sa inyo. At ako lang po sa Chantal ang gumawa ng gantong concept. Hindi ko man masasabing tama ito, pero alam ko na this is efficient para at least malaman mo kung saan ka papunta dahil ako po ay isang training consultant ng mga MLM company. So, hanapin ko lang yung overview nito para magtanong kayo. Okay. So, isesend ko to sa grupo ulit natin. Kung meron kayong tanong, itanong ninyo, new share natin. So, ito po siya. So, phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, phase 5, phase 6. So, kami ay nasa phase 5. Phase 5 scale up stage kasi ano na kami, tapos na kami sa startup, marurunong na rin yung admin namin. So kailangan na naming magdagdag at soon magdadagdag na kami dahil may new product na rin kami ilo-launch. It's either collagen or keto coffee. So siguro I would say sa mga bago, talunan nyo na yung phase 2 kayo. Alamin nyo na yung tungkol sa pagninegosyo. Goal nyo na maging supervisor, then dun kayo sa phase 3.
Okay? If you're listening, anong face ka ngayon? Anong face? Sige, anong face kayo ngayon? Comment, comment lang. Phase 2, si Garpida, si Mikey. Phase 5, oo nga. Na-excite ako sa iyo, Mike. Phase 0. Ah, nasa awareness ka na dahil. At least, yun na. Phase 1, si Dorothy. Si Ma'am Lucena. Phase 4, yes. Si Ma'am Carol, phase 1, awareness. Phase 2, may isa akong direct VIP na ngayon. Yes. Dorothy. Yes po. At least itong may guide na tayo. Yung ibang, hindi ko alam kung sa ibang team ano yung tawag nila sa concept. But with us, ito na yung flow na susundan natin. So, alam mo na. Halimbawa, si Ma'am Dorothy. May tanong ako, Coach Vinci. Nasa phase 2 ako. Alam ko na pag-uusapan natin. Alam ko na ibibigay sa'yo ng materials. Oh, halimbawa, si Michael Flores. Pag nag-PPM sa akin yan, kahit madaling araw, which okay lang naman. Kasi gising naman ako ng madaling araw. Huwag niyo po akong aasahan gising sa umaga. Ang gising ko po ay 10 a.m. Groggy pa ako nun. So, usapan namin ni Michael Flores, ano eh. tukol na sa phase 5. Puro phase 5 na ang tanungan namin dyan. Si Kevin Parungaw, phase 4. Yan ang lagi namin tanungan. I-train, patrain sir ng mga admin ko. Paano ba yung tamang pagbebenta? Ano yung... Nagigets nyo? Tayo lang yata may ganito eh. So magkakaroon ng si Chantal ng gantong concept, pinati sa tatlo, attendin po tayo kasi attendin ako. Kasi hindi ko alam eh, ginawa ko lang ito eh, malay ko ba kung mali o tama. Ito lang kasi yung sinundan namin. At ayun, happy ako, sana mag-level up na tayo this week. Tandaan nyo po, every month, kaya nyo umangat ng umangat. Kasi po, nag-phase 5 kami, ano na, after 4 months. Manager na rin yung isang account nun. Yes, thank you, Time Will. Andyan din po kami sa inyo. Opo. Tsaka if you are in Manila tapos hindi na problema yung travel, yan, sila Leo pumupunta dito sa bahay, pinapakita namin pati admin operation. Kita nyo naman po, pati FB ads, paano ko mag-setup, pinapakita ko sa inyo. May video na nun. Okay, so next na tayo para matuloy-tuloy natin ang ating learning. Kasi somehow nadaanan naman natin yung future topic natin. How to grow your team organically. Wow, pwede po ba pumasyal? Oh, pwede pong pumasyal. Kaya lang wag muna ngayon dahil actually pwede na kasi tapos na pala yung ano 87k hit ko today for 15 days of September. Just sharing. Grabe. 87,000 net sales. Sure. Sure. Sure, mga mentor, ngayon pwede na tayong ano, pumunta dito sa bahay. Ay, kahit po kayo, kahit nga po may COVID ka, punta kayo dito, okay lang. Marami naman tayong supplement. Joke lang. Sige, iset natin, pwede kayong pumunta dito. So, eto naman, next ko. Di ba pinapakita ko sa inyo? How to grow your team organically. Kasi, nag-run po ako, to be honest, nag-run ako ng opportunity si Miss Ann. Si Miss Ann lang ang napasali ko na nag-active. Doon ko na-realize na, yes, pwede ka mag-leaders board, kaya lang ang daming sumasali na hindi mo naman napapagalaw, eh, sayang yung effort. Hindi naman ako yung tipo ng tao na gusto kong sumali ka ng, ako yung may pinakamaraming member, pero konti yung kumikita. Ito, kayong pong 10 or kayong 15, minus na ako, kayong 14. Kayong 14 dito ang maduplicate lang po yung result ni Michael Flores sa inyo. Ay, happy na po ako kahit di na ako magpasali ulit. Kaya nga po, ang goal natin is really duplication, matuto, paano gawin yung negosyo. So, isama nyo rin po sa goal bukod sa pagbebenta ang mag-grow ng team. Kagaya po, if you are bago, I highly encourage nyo, magpasali kayo para lima na kayo nag-aaral. Kasi kami ni Chester, sinama ko si Eman. Dalawa kami nag-aaral lang sabay. So, ngayon, manager na rin si Eman. Malakas na rin bumenta. Bumili na rin ng ano,
ng property because of Chantal. Kung kilala, kung kilala niyo po si Eman, struggling businessman 'yun, ang daming failed businesses. Nagtiwala lang sa amin na gawin si Chantal. Ayun. Pwede tayong pwede niyo magpa-book dito, iayos natin para at least aware yung admin. Mas ituturo namin yung operations. Kasi si Chester, ganyan lang din kami tinuruan eh. So, lahat ng nangyayari sa amin, I owe this to Chester and Chantal. Okay, how to grow your team. Isama nyo rin po sa concept ninyo ng pagbibuild ang pagpapalaki ng team. Huwag lang po kayong umasa sa sales. Pumasok din po kayo sa pagpapalaki ng team. Pero, yung pinapalaki mong team, hindi yung team na per tao, kundi group volume, benta. Kailangan magbenta sila. Ayan si Sir McCoy, kayang-kaya kang turuan ni Mike. Kasi kahit nasa ibang lugar natuturuan ni Mike. Eh. Okay. So, i-goal niyo po na magpasali. Una, understand the business. Kailangan sa ngayon kaya hindi ka pa nakakapagpasali kasi hindi mo pa kayang ipaliwanag. Literal. Literal na kaya wala pang sumasali sa iyong marami kasi konti pala yung alam mo. Ano sa akin? Negative sa e-com? Pakausap mo sa akin maghapon o kaya sa chat, magjo-join. Kasi alam na alam na alam ko ang e-commerce. Kasi nagka-result ako araw-araw ako nag-aaral. Kaya ko ipaliwanag. Understand. Hindi know the business. Know dito lang yun eh. Understand dito yan. Pareho. Puso, kilos, sa isip, sa puso at sa gawa. Yan, parang panatang makabayan. Create a prospect list. Baka wala kang prospect list, kaya hindi ka makapagpalaki ng team. So, tuturuan ko na kayo ng technique, ano ang prospect list. Unahin niyo pong pasaliin ng mga nasa MLM. Nakakilala nyo. Kasi, mas madali po ito kung execution at execution lang. Mas nakakabaliw lang aralin, pero sa execution, hindi po ito kasing hirap ng e-com. Kaya, at ang MLM, ang sasabihin mo lang dyan, hindi ka ba napapagod mag-offline? Mag-online na lang tayo. Kumikita naman. Next na prospect list nyo is yung mga nagbebenta ng mga ulam, ube pandesal, cosmetics, lipstick, damit. Lalo, ngayon po ako may lakas loob na akong mag-message. Kaya nga po, ito po yung literal na habang kumikita ka ng malaki, mas madaling magpasali. Kasi, ano yan eh, ang nagiging concept na natin dyan is gusto mong ba dagdagan yung income mo? Income na kinikita mo? Huwag mo sabihin, iwanan mo yung pagbibenta na yan. Lagi mong i-recognize palagi kung ano yung ginagawa nila. Kagaya ko, kaya may napapasali ako. Pero hindi rin naman nagiging active kasi hindi pa rin nakikita nila yung resulta. Pero, huwag tayong sumuko na magpasali, mag-invite, mag-create ng prospect list. Yun, ito yung number two, find people looking for an online business. Marami po yan. Pero huwag po kayong maghanap na ano yung bagong negosyo, pakilapag naman. Recruiter din po yun. Pero, hayaan nyo pong i-add niya kayo. Tapos makita nila na may dropshipping ka na literal. Kasi po, ito, dahil consultant nga po ako ng mga MLM company before at kilala ko yung mga ibang owners at mga network leaders ay mga kaibigan natin, may mga MLM companies na dropshipping kuno sila. Pero, ang hirap kausapin pag nagka-problema na sa courier kasi third party yung ginagamit nila. E sa atin po, atin end-to-end para tayong Apple. From charger to earphones, tayo ang may gawa. Daily posting about the business. May tinatawag po ako dyan na story selling. Hindi po storytelling, kundi story selling. Post lang ako araw-araw. Ano ginagawa ko sa e-com? Gusto ko nga sana picturean yung pera eh. Kaya lang, hindi ko... Kung ako lang gusto ko, mayabang ako eh. Pero hindi kasi tama yun eh, naggawing kultura. Kasi baka gayahin nyo rin. Kaya, pero alam mo kasi sarap magmuka. Ang dahil mong pera. Pero pang ads mo naman yun. Huwag may 100K ka, budget mo sa ads. Hindi mo naman kinita. Pero yung daily posting, kagaya ko po, bigyan ko kayo na idea. Ang pinopost ko araw-araw is nasa LBC ako, mga padala ko sa dropship, sa personal courier, mga LBC, mga Gogo Express, product testimony, attend ko ng e-com training. Kasi po,
Sa akin, okay lang kung halimbawa hindi ka magtutuloy pero kukunin mo yung natutunan mo sa akin at kay Chantal para sa sarili mo negosyo. Fine. At least nagbago yung buhay mo. At least nagawa mo para sa sarili mong negosyo. Kasi po, free naman ang training na Chantal eh. Free. Yun din po yung unang intention ko. Bakit ako nag-Chantal? Hindi naman para mag-dropship. Kasi matutuka lang na Facebook ads. Sa iba po, ang bayad niyan 10,000 pesos. Sa atin po, libre. Eh, mas maganda ang dropshipping kaysa Facebook ads eh. Kasi bonus na yung Facebook ads eh. Dropshipping talaga yung ginagamit natin kay Chantal. Tapos, message people. Meaning, kamustahin mo sila, wag mo sila i-recruit. Yung tipong balik ka sa networking, pero kinakamusta sila kung anong products nila, anong ginagawa nila. Kasi pag nag-usap yung e-com to e-com, though hindi man tayo nagbibigayan ng ano, ng supplier, pero yung product na, anong product ang binibenta mo bro? Asan ka nakakonsentrate? Mga ganun. Then, when all else fails, mag-run ka ng FB ads na opportunity. Pero ako hindi ko pong ginagawa yon. Pero kung ikaw, baka ikaw magaling ka sa run opportunity, then go for it. Ako hindi pa sa ngayon dahil ang hirap po magpaliwanag ng bawat isa, bawat isa, bawat isa. So ako, mag-i-invest ako ng time sa inyo para magtuloy-tuloy kayo. Next natin na, okay, dito muna tayo. Meron kayong tanong pagdating sa how to grow your team? Kasi after nito, ako ay magkakain. Kung wala, ituloy ko na. So wala. Next naman natin is yung benefits ng multiple heads. Just to be clear, hindi ina-advise ni company na marami kang heads kasi one head is enough for you to do the business. But if you really want to maximize the business, there's a legal way on how to do it. Pwedeng i-encode mo as ikaw, asawa mo, isa pang asawa mo, hindi, anak mo, then dito. So, paano yun? Gawin mo, top head, second head, third head, ito muna ang pakitain mo. Pagbentahin mo ng pagbentahin ng pagbentahin. Para may rebates to, may rebates to. Kung gusto mong pahabain, ikaw, at dito ka magbebenta sa pinakadulo. Pwede mong, yan, paramihin mo lang. Pero kung hindi ka pa naghahabol ng rank, ang ginawa ko po, hindi ko alam kung tama, ako to, ito yung pinambenta ko, ito yung pinanguna ko manager. Then sumunod itong manager na to. Then sumunod na itong top na manager. So ibig sabihin, may top head pa ako. Yung sa pinakita ko sa inyo, meron pa akong top head. Yun yung pangalawang head pa lang. Okay. So bakit ganon? Anong kagandahan nun? Bukod sa umaakit ang rebates, isang tuhog po yun ha. Pero meron din ako ng isang sa mga gilid. Pero ang priority ko talaga is yung main line. So, tatlo. Meron ba akong notes? Huwag na. Sige. I-visualize nyo na lang. Saan ba yung... Gawa na lang ako ng paint. Ang ganda, no? Nakakapagturo ako sa inyo dito ng ano. Nandito lang. Okay, nakikita nyo po ba yung paint? So, ang benefits niya, halimbawa, ayan. Ay, hindi pala tayo bilog-bilog. Paano ba to? Ano tayo? Triangle. Ayan. Wala kasing puso eh. Ayan, so this... Okay na. Yun lang po muna ang ginawa ko. Ito ang pinambenta ko. Ayan, yung Vinci. Si Sasa. Tapos meron pang isa dito, Team Sachi. Ito, Chantal Biz yata pangalan nito eh, Chantal Biz. Pero lahat po ito ay my tin. Tin ko, tin ng asawa ko, tin ko ulit. Importante po my tin. Gusto ko ang puso-puso eh. So, ito po ang kagandahan nun. Let's say for example, kasi po, may tinatawag po tayo na group volume. Group volume para ma-promote. Kasi po, tandaan niyo po, yung group volume nito ay group volume din nito. At group volume din po nito. Susundan? So, kung ang requirement kung ito,
Ang total group volume nito ay 100K. Ito po, kung magkano, tapos ang benta nito ay 50K. So, ang group, ang GV nito ay, tama ba ako, 150K. Tapos halimbawa, ang requirement po ni, ito ni Chantal Biz, para ma-promote ako sa isang, or ma-hit ko ang isang target na incentive, for example, Boracay, or whatnot, or mga support na kailangan ng group volume. So kung ang kita nito is 300 at 350 ang ang group volume po pala half ng per head. For example, ito 50K. Ang kukunin lang po dito is 25K if I'm not mistaken, ha. Tapos marami ka namang heads diyan. Kaya nga po building din 'to eh. So ito ibang pangalan naman. For example, Michael Vincent. So iba-ibang pangalan, 50K 'to. 25K din ang kukunin dito. Kasi para safe. Yun ang pagkakaalam ko, ha. Let me clear about it. Hindi pa ito final if you're watching this. Pero kunin niyo, nakukuha niyo yung concept na in umaangat yung group volume if meron kang downline na sarili mo. Umaakit yung bukod na dun sa incentive, bukod na dun sa iniipon mo yung ano. So nagigets niyo na hindi ko pa mapaliwanag kasi hindi ko pa talaga actually kinumpute dahil wala pa po akong hinahabol na incentive na na kailangan ng ganito. Ginamit ko siya dati sa Boracay eh. Na kaya lang mahina pa kami noon, wala pa kaming admin noon eh. Yes, parang Unilevel, bukod sa Unilevel na umaakyat yung rebates kasi mataas po ang ano natin eh, mataas ang rebates natin sa Unilevel. Yung Unilevel kaya nang mag ano eh, kaya na talagang bumuhay ng pamilya Unilevel kung lahat po ay nagtitinda. So, kagaya ng sinabi ko, pwede na po kayong since mura, ang gawin niyo po instead na magre-restock ka ng product, ang gawin niyo na lang po, bumili ka ng VIP account, ipangbenta mo ng retail yung product package. Kagaya po ngayon, bibili na naman kami ng 10. Ang ginagawa namin, pinapangalanan namin ng generic business name, tapos binibigay namin sa mga kamag-anak na gustong mag-join. Ang bibili na lang nila is products na lang po. Magigets nyo po. At least may mga pending ka, pero nakaposisyon na. Ayoko muna mag-dwell dito kasi ang goal nyo muna is really to build or to sell. Meron din siya coach sa account left and right. Wala po. Ano po tayo, ang tawag natin doon is palapad. For example, this is you. May sumali sa'yo, nandito. Sumali sa'yo, nandito. Sumali sa'yo, nandito. Kumbaga, spiral siya. Ay, spiral. Palapad siya, pahaba. Kumbaga, bawat line. Hindi kasi siya parang binary na left and right. Eh. Kaya po, sa mga bago, huwag niyo muna intindihin yun para lang ito kala Michael Flores. And siguro kala Malin. Ayan. Yung talagang ano na, nagraran na ng ads, nasa phase 5 na, nasa hub. Pero at least, pumosisyon na kayo ng kayo muna. Huwag mo nyo muna intindihin yung ibang tao. At least, meron kayong tatlong heads na nakaplangketa na, or for the term, plastada. Sabi nga ng ating mga trainers. Hindi po ito tinuturo internal ano to, internal strategy na ginawa namin. Hindi to never kayong makakarinig nito sa ano sa training sa labas kasi syempre gusto nating i-prove na one account lang ay pwede na. But kung titingnan niyo rin po kasi sa mga top, for example, andito ba to?
Let me share. Ayun, share screen. So, kung titingnan nyo po, hindi ko alam kung meron. May Jerby Retisa 2. Jerry Jan Saura 2. Ayan. Chantal Shop. Ayun. So, may mga, halimbawa, CNG. Tapos may Chester Rosales. So, pwede naman po yon. So, it's your discarte na on how to do it. But, yun lang po. At least ma-schedule nyo. So, as I wrap this training, dahil gusto kong ma-master ninyo itong concept na to. Hanggang kailan ka nasa VIP, lagyan mo naman. Siguro if nasa VIP ka ngayon, sa December dapat nasa phase 5 ka na. Kasi kaya. Phase 5 ka na. Dapat this month, marunong ka na mag-FB ads. Then habang nag-F, halos sabay kasi nangyayari si phase 3 tsaka phase 4. Kasi sayang yung FB ads mo kung hindi ka marunong magbenta. Then pag malaki ka na, paano ba mo masasabi na kailangan mo na mag-hub? Kapag yung 1K na budget mo, hindi mo na kayang sagutin. So magdagdag ka na doon. Ang diskarte lang po kasi dito is duplication, literally duplication ng sarili mong strategy. Like for example, sa amin, meron kaming winning products na Rejuve at Gluta. So para magdagdag kami ng isa pang product, it's either we scale up, ibig sabihin nag-scale up kami ng ads budget, or we create a new product. Eh gusto namin mag-create ng new product. Gusto namin kasi maraming product choices yung client namin para pag mahina si health, malakas si beauty. So kanya-kanyang strategy yan. Okay? Meron ba kayong mga tanong? Para at least ma-promote kayo. Yan. Sige, question po. Sana may natutunan kayo at alam ko may mga tanong dito. So balikan natin yung mga tanong sa itaas. Aha. Ano yung tanong? Sige po, post lang po kayo ng tanong. Sa mga nasa Manila po, pwede po kayong pumunta dito sa amin. Dulo po kami ng Pasig. So, siguro kaya namin mag-5. Maximum na yung 5. Para at least hindi tayo siksikan. Ano ba yung mga tanong dito? Ay, ang future po ni Chantal, para may idea kayo, papasok na tayo sa non-consumable. Magkakaroon na tayo ng panty liner. Ayon. Soon. Maybe for next year. But ayon natin munang i-debulge. Magkakaroon na rin tayo ng application na parang Lazada na yung mga suki natin doon na bibili. Baka magkaroon na rin ng replicated website. At nag-pandemic lang po kasi. Nag-pandemic lang kaya hindi natuloy yung mga app. Tapos magkakaroon na rin tayo ng monitoring app, Homes Express. Kung nasa na yung package mo, malalaman mo kung nasaan na siya. Ganun po ang future ni Chantal. Dahil we are 10 steps ahead sa lahat ng mga gustong nag-dropshipping dito sa Pilipinas. Take note, 10 steps ahead. At si Chantal hindi natatapos. Kung isipin mo, ay baka magka-saturation na po ng product. Mind you guys, every month may niraran na bagong products or may nilalaunch na product. So hindi mo na sasaturate yung market. Kasi nagbubukas ng bagong product for a new market. At every time na merong naamoy si Chantal na magba-viral, yun po yung dinidiskartehan natin na magkaroon, dahil meron po tayong sariling tie-up. Tie-up po, hindi lang basta client. Tied up na po dahil multiple businesses ni Sir Lowell, sila ang supplier. Okay, so sagot na tayo ng tanong. Oy, si Dorothy Pasig. So ako, aiming for manager, 3 heads po ako ngayon. Bali po kung may reseller na pumapasok, baba ko po na ilalagay.
Yes po, ang basang goal nyo rin ma-hit ang personal sales po na 1 million I think na for 3 months. Tandaan nyo po, ganito naman 'yon. Halimbawa, ang group sales mo ay 900,000 pero ang requirement is 1M. Kung ang kinita hindi po uulit sa umpisa 'yon. Sa ika-third month mo mawawala yung first month mo. Yung second month mo ang magiging first month. So, umuusog lang po siya. So, walang tanong. Ang dami po, ang dami. Ang daming future. Anong meron sa future ni Chantal? Kaya sabi ko nga po, dito na kami magre-retire sa Chantal. At, ayan. Ang dami pa talaga. Ang dami pa pong mangyayari. At, yun siguro sa mga bago assignment nyo, mag-aral na kayo ng FB Ads. Ngayon, papakita ko po sa inyo kung gaano tayo kaseryoso sa negosyo. Bukas ba yung Photoshop ko? Ayan. Hindi yata kita yung Photoshop ko. So, screen one tayo. So, kita nyo po, ito Photoshop ko. Nag-i-edit ako para sa mga bago. So, ano yung dapat mong gawin pagkatapos mo magbayad kay Chantal? Ito, ibibigay nyo to sa mga tao. Tayo lang po meron yan sa team natin at pwede rin gamitin ng iba. Pero hindi nila pwedeng palitan yung pangalan. Kasi dugo at body fats ko po ang ginagamit ko para magawa yan. So, ganun lang po. You are in a good team. At yun, basta huwag tayong madamot at magtulungan tayo at araw-araw mag-aral. Yun lang po. God bless. At happy selling. Kung wala pang tanong, ayan. Kuya Vinci, may mga gumawa ba ng page, FB page na hindi name siya? Yes! Okay. Magpapakita tayo ulit ng sample. Pakita ko yung isang page ko na hindi Chantal related. Buksan ko muna. May ginawa akong page dito. Naban na tong page na to eh. Again, pag naban yung page nyo, malamang hindi na kayo makapag-run. Pero nahinog tong page na to eh. Let's see if I could share this. Let me share it. New share. Screen one. Okay. Ito yung ano ko. Ginawa ko na concept. So, pinahihinog ko na lang siya. Baka kasi pwede ulit sa susunod mag-run. So, ang pangalan niya is Kapitan Maka Super Strong. Papakita ko paano ako sumagot. Ay, paano muna ako nag-post? Paano ako nagpahinog ng page? Ayan, pinopost ko yung vlogs tungkol sa Maka. Nagkumukopya ako, nagaling sa iba tungkol sa Maka. Nagpo-post ako ng testimonials. Everyday may posting, guys. Ha? Kung may admin ka, dapat may requirement mag-post sila. So, yan, galing to sa iba. Kaya nga pag sinasabi ng iba, nagsisimula ako, coach, pahingi naman. Ako nga, nagsisimula, walang hinihingian eh. Talagang pinupuntahan ko sa tools, dinadownload ko, punta ako na internet, ayan, Maka po. Kasi tinry ko rin si Maka. So, babalikan ko si Maka pag sinubukan ko ulit. Dumami lang trabaho namin sa training team eh. Pero, nagsishare na rin ako ng ibang mga product. So, nagpapaingay na rin ako ng collagen. So, paano yung nangyayari sa inbox? Nakabenta naman po ako dito. Kaya, ang lugi ko lang dito ay 200 pesos. Kasi, tumubo tayo eh. Ayan. Bakit nawala yung iba? So, nagsisimula ako sa benefits pag nagtanong. Then proof of effectivity ng product which is yung testimony. Then ito twin pack ang una kong pinasa. Bakit? Alam ko ito nga ba yung nag-run ko na ano? Yung iba ko pang product ay So meron din ako ito. Sa Mac, ito na lang sa aking page ko ng Rejuve. Ito, winning na talaga to.
So paano, ayan, ano pong order? So ganito yung flow namin. Ito, kinuha lang din namin yan. So benefits, testimony, oh, ano agad? 1,085 agad yung binobomba namin. Then, tsaka kami magda-downsell. Ayan. Hindi na pala nagda-downsell yung admin ko. Ayan. Ito, membership reseller na yung pinopromote. Doon tayo sa ordered. Ito, mga reorder namin. Dapat marunong din kayo mag-tagging, ha? Tuturo din natin paano yan. So, ang in-order niya, ayan. So, hindi na nagpa-follow up yung admin ng ano, downsell, ha? Ayan. So, mga reorder. Ito yung sinasabi namin bakit sa amin bumibili. Kasi, meron kami sariling sistema. So, meron din kami yan. No cancellation, bogus buyer. Kami lang din may gawa yan. Hindi naman na ituro sa amin yan. Ayan. Kaya gamit na gamit si Sis. So, pag nagpasa na sa amin, ipapa-ano namin, papa-verify namin. Para at least, kung may mali man, ma'am, binerify ninyo eh. May gets nyo? So, ma'am, pa-verify po. Hindi namin pinapasend hanggat hindi na be-verify. Ayan, okay, ma'am. So, wina-warning namin, no, to bogus buyer. Thank you for blah, 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 blah. Ayan, so, hanap pa tayo ng iba. Mga hindi nagda-downsell. Kagaya niyan. Si Sasa kasi master admin eh. So, pag umorder na sa amin, ito naman yung upsell. Di ba umorder na? Tatanungin namin, baka gusto niyo pong sabayan. Ito ang magic word. Baka gusto niyo pong sabayan. So, makakapamili na sila. Ayan. O yan, next time na lang. Di okay. So alam ko nang itetrain ko sa admin mga hindi nagsesend ng ano na baka gusto niyo pong sabayan. Tingnan natin. Oh, hindi nag-upsell yung mga admin. Upsell po tawag kasi pag bumili na tas dadagdagan pa. Nagdadagdag naman pala. Aha. So, yun. So, yun yung ano namin, style namin. Copy lang kami ng kopya, tapos update lang kami na update ng mga products. Okay. So, at least, I think that's enough. Baka mag-info overload kayo. So, thank you kung wala nang tanong. Ayun. Sabi ni Dorothy, hands-on. Gusto ko pong mag-hands-on kasi dati sa networking, hands-on ako eh. So, bakit hindi ko gagawing hands-on dito? Kaya, tsaka po, win-win tayo lahat. Pag naipasa natin lahat ng learnings at yung magka-hub kayo, promise, hindi na kayo alis ng bahay. Masaya ako kay Michael Torres. Proud na proud ako. So, tanong ni Dahil, ayan, kagaya ni Dahl. So, anong dapat gawin ni Dahl? Baguhan pa lang siya 1 month. Gawa ka ng page. Pili ka muna ng product. Pili ka ng product. Nag-send na ako ng marketing materials na downloadable. Kumuha ka ng mga creatives about dun sa product na gusto mo, pati testimonials. Hanap ka dun sa FB groups or i-type mo. Halimbawa, gusto mo lutin testimonials. Meron naman lalabas dyan. Or, mag-message ka sa nakaraang page ng Lutin, kunwari buyer ka, it's not applicable pero hopeless situation yun ang pwedeng gawin para at least kopyahin mo. Tinuro din naman yun na sa amin dati. Pero kasi ako ayokong gawin yun unless sinabi ng upline mo.
Ayun, create save reply. So, isis, alam ko may save replies na ako nagawa. Hindi ko lang talaga kayang gawin ng sabay-sabay. Pero, iniisa-isa ko na siya. Kasi, abangan nyo rin po, by November, ilo-launch ko po yung training website ko for Chantal. Gusto ko mag-message ka sa page ni Kuya Kebs. Ang meron naman po ko halos lahat na nailagay na ng mga testimony. Check nyo lang po. At huwag kayong magsawa mag-aral. So, yun lang po. Magdi-dinner na kami at magbabalot. Hands-on din ako sa sarili kong hub. So, salamat po. Pag walang tanong, this is it. Tomorrow is another day. Kung lugi ka ngayon, bawi lang bukas. Ads lang ulit. Hanggang sa matapos. So, yun lang po. At lagi nyo ipag-pray ang Chantal marketing team at mga tao behind. Kasi kahit pandemic, nagtatrabaho pa rin sila para maprotektahan. At yun din. At maging blessing kayo. Gamitin nyo na maayos yung kikitain natin at mag-provide tayo ng employment sa mga magiging admin natin. So, salamat po. Happy selling. Welcome to Team Victorious.